Okay, dito nga sa kawali natin, guys, ay magpapainit, papainitin lang natin. And then later, lalagyan natin ng 2 tablespoons of oil. Since mainit na nga yung kawali natin, guys, ay lalagyan lang natin ng 2 tablespoons of oil. At isusunod na nga natin yung ating garlic and onion. So, maraming, dahil maraming nagde-debatehan kung ano dapat mauna, kaya after ng garlic, isunod ka agad si onion para hindi na humaba yung debate kung ano dapat ang mauna. Inantay nga lang natin, guys, na mag-brown, mag-turn to brown yung ating onion and garlic. And after that, isunod naman natin si minced chicken. Set aside lang natin ng konti. Aantayin nga lang natin, guys, na mag-turn brown na yung minced chicken natin. At saka naman natin isusunod yung chicken cube para magkalasa. Okay, ihalo na nga natin yung garlic and onion. And takpan lang natin ang bahagya, siguro ng mga 2 minutes para lang mas maluto yung chicken. So, okay, guys. At luto na nga yung minced chicken natin. So, isusunod natin yung chicken cube para magka-lasa yung ating lumpia. By the way, guys, ang costing ng ating niluto na lumpia today is talagang 100 baht lang siya. So, saktong-sakto lang. Okay, at kapag luto na nga yung minced chicken nyo, is pwede nyo na i-add yung carrot at saka yung coconut shoots. Sa amin kasi to ubod ng gubi. Okay. So, takpan lang natin ng bahagya at mag-antay muna tayo ng mga 3 minutes. At after 3 minutes, ay pwede na nga natin balutin at gawing lumpia. Okay, while waiting nga guys, dun sa filling natin para sa lumpia, ay iisa-isahin na natin yung ating spring rolls wrapper. Okay, so yung wrapper natin looks like this. So, iba-iba naman siya sa wrapper na meron tayo sa Pinas. So, iisa-isahin lang natin to. Kasi later, magbabalot na tayo ng lumpia. Ito nga pala is nabili ko for 30 baht. And meron na siyang 40 sheets, guys. So, hopefully, makagawa tayo ng 40 pieces. Okay. So, ang gusto ko dito sa spring rolls wrapper dito sa Thailand is madali lang siyang isa-isahin. Napaghiwa-hiwalayin. Tsaka walang napupunit, guys. Walang nasasayang. So, last time nga pala na gumawa kami nito was like last year. And nagustuhan nga ng mga kasamahan ko, umorder sila. Kaso, nahinto yun. Kasi medyo busy na sa work. Okay, 5 minutes na nga guys ang lumipas. And makikita natin na luto na yung ating coconut shoots at saka yung carrot natin. So, malalaman nyo guys na ito na yung nag-reach na kayo sa point na pwede na siya kapag malambot na yung coconut shoots. Okay. So,
Okay na nga siya, guys. Ready na siya. Ready na siya. And ang gagawin natin dito, nakikita nyo yung kanyang soup. Okay, yung kanyang broth. Hindi natin itatapon yan kasi mamaya gagawin natin sauce yan ng lumpia natin. Okay, so ready na nga, guys. So, lalagyan lang natin ng konting paminta. So, ito yung final touch natin bago natin siya balutin. So, mix lang tayo. Sa mga magtatanong dyan, bakit di ko nakita naglagay ka ng water? Ay, hindi na po natin kailangan yung water kasi yung coconut shoots, pag na naluto mo yan ng tama, natakpan mo ng maayos, nagtutubig na yan ng pusa. So, there's no need. Okay, magbalot na tayo. Magbalot-balot na. Ililipat nga lang natin dito, guys, sa salaan para to make sure na hindi siya basa kasi pag meron pa yung excess sabaw niya, mabubutas yung mga lumpia wrapper natin. So, ayaw natin mangyari yun. Kasi actually, guys, yung lumpia, hindi nyo naman kailangan ubusin lahat to. Mag-fry lang kayo ng kaya nyo ubusin for that day. So, the rest, pwede nyo ilagay sa freezer. It can actually last for a month. Kapag tama yung pagkaka-pack nyo, pack nyo lang sa gamit yung Ziploc or airtight container. So, safe na yung lumpia nyo dun for a month. Dito nga, guys, ay nag-mix lang ako ng 2 tablespoons ng all-purpose flour and 1 cup of water. Ito ay makakatulong sa pagpapalapot ng sauce natin. So, mix lang natin ng maigi at make sure na walang mga namumuong mga harina. Okay, guys. So, naalala niyo yung broth from our filling for lumpia. So, ang gagawin lang natin dyan, guys, is pakukuluin lang natin and then add tayo ng 2 tablespoons of vinegar. Okay. And 3 tablespoons ng soy sauce. And kumukulo na nga siya, guys. So, ilagay na rin natin yung mixture natin, yung flour mixture. So, nakakatulong ito, guys, para mapalapot yung ating sauce. So, mix lang natin and make sure na huwag niyong titigilan kasi baka mamuo. Mamuo yung sauce. Maglapot. Paglalaputin lang natin to, guys, and ready na yan. And also, add natin yung pepper. So, guys, medyo malapot na nga yung sauce natin. Dagdagan lang natin ng tubig paunti-unti hanggang sa makuha natin yung consistency na gusto natin for our lumpia sauce. Pero syempre, depende din sa inyo yan. Kasi may mga tao na gusto nilang medyo malabnaw yung sauce. May yung iba naman gustong malapot. Pero yung for me, guys, okay na tong ganitong consistency para sa akin. Okay, so turn off lang natin yung fire. And, of course, hindi mawawala si Nor Cube. Yung ating chicken cube para lang magkalasa yung ating sauce. And lastly, but not the least, is magdadagdag lang tayo ng... Actually, guys, I would recommend you na brown sugar yung gagamitin nyo. Kaso medyo
wala kaming brown sugar this time, so white sugar na lang. Okay, so guys, sisimulan na natin yung pagbabalot. So, make sure na yung powdery part niya is yun nasa ilalim. Okay, so yung iba, ganito magbalot. Pero ako kasi, mas gusto ko dito kasi para merong mas malaki yung space na i-fold natin. So, para hindi madaling mabutas yung ating lumpia, is huwag masyadong marami yung ilagay. At saka, balance lang yung meat and yung coconut shoot, yung vegetables natin. So, para sa akin, ito yung okay na. Siguro mga 2 tablespoons, okay na yan. So, hugutin mo lang. Pull it towards you. Roll mo once. And then, side and side. Tsaka mo i-roll ulit. So, kumuha lang ako ng small amount ng sauce na ginawa natin, guys. Gagawin ko lang siyang pandikit. Ayoko sa tubig pa kasi yung sauce niya magbibigay din yan kasi masarap na lasa. So ito siya, guys. Okay, pwede niyo rin itong gawing pang-business. And ito yung powdery part niya, so sa labas yan. Other purpose kasi niyan is para pag mamaya pag pinagdikit-dikit natin sila is hindi madaling hindi tayo mahirapan na paghiwa-hiwalin yung mga lumpia natin. So, dito nga sa sa coconut shoots, nabili ko kasi siya, guys, naka-chop na siya. So, medyo yung iba malalaki. Okay, side. Then, continue lang yung rolling nyo. Yung pag-roll naman is not too tight, not too loose. Tama-tama lang. Kasi pag maluwag, mas papasok yung oil pag nagfa-fry na kayo. Huwag din masyadong tight kasi na bubutas or malalabas yung fillings natin. So guys, eto nga at nakagawa tayo ng 40 pieces na lumpia na may sukat na magkaiba-iba. Kasi nga, dalawang tao yung gumawa. So, some are longer and yung iba naman tama-tama lang. Pero, nung una, akala namin hindi magkakasya yung laman. So, parang inisip namin, pwede namang ulamin kung may sobra yung laman. Pero paano kung may sobra yung wrapper? So, naisip namin, baka gawa tayo ng dumplings, fried dumplings. So, ang dami naming pero at the end of the day, at the end of rolling the lumpia, natamang-tama lang pala talaga. So, nagkasya lang, balance lang yung wrapper natin at saka yung ating filling. So, magfa-fry na tayo. Let's go! So, eto nga guys, at papainitin lang natin yung ating kawali. At saka, katapos nyan ay nalagyan natin ng oil. So, yung sa oil naman, guys, make sure lang na kaya niya i-cover yung sa paglalagay naman ng oil, guys, just make sure na kaya niya i-cover yung kumbaga, ma-deep fry talaga natin yung ating lumpia. Okay, so iwanan na muna natin, papainitin natin yung huwag masyadong tagalan at saka you keep i-move natin ang i-move lagi yung lumpia para di masunog or ma-overcook yung other side niya. Okay. Okay nga guys, at mainit na yung ating mantika. So, wala akong tester guys at saka basta malalaman mo lang yan kasi parang nagma-marbling na yung mantika sa sobrang init. So, ipa-fry na natin. Okay. Like that. Ito yung gusto ko sa wrapper dito sa lumpia wrapper sa Thailand. Kasi, hindi siya yung
Di siya yung masyadong ano siya, oil friendly. So, aantayin nga lang natin hanggang mag-brown siya, guys. And make sure na baliktarin nyo rin para even yung pagka-brown niya. And to make sure na luto nga yung ano, yung all sides ng lumpia natin. So, pag na-achieve nyo na yung ganitong ka-brown, ito yung pinaka-perfect, no? Okay, naganda nga lang tayo dito ng ano natin, pangsala ng oil. If you guys can use tissue paper, yung kitchen tissue paper, pwede nyo rin gawin yun kasi para talagang ano yung lumpia natin. So, as you can see, guys, hindi siya tumatarsik. Kasi may haring na, may flour, coated siya ng ano yung flour, yung wrapper natin. So, ganun lang, guys, i-ano lang natin. Same procedure as kanina. Baliktarin mo lang. Kung mainit yung ano, yung mantika, mas maigi. Kasi, para crispy talaga yung lumpia nyo. At saka guys, huwag kayong matakot na, no, baka hindi maluto yung kanyang filling. Eh, luto na kasi yun, di ba? Niluto na natin. So, don't worry about that. Pa-crispy nyo lang yung wrapper. That's enough. Last batch na nga ito ng ano natin, ng lumpia na epifrito. So, shortly ay makakakain na rin tayo sa lakas. So, okay na namang maghintay para sa masarap na lumpia. Hindi lang ito pang ulam, guys, or pang snack, ha. Pwede rin itong pang business. Actually, lumaki ako na ang business namin is lumpia. So, parang ang pagluluto ng lumpia sa akin na easy-easy lang. Okay, and the last piece. There you go. Okay, guys. So, luto na yung lumpia natin, all fried. And meron kang nagpapa-special request dito. Sabi niya is gusto niya naman daw yung sawsawa na may suka. Kasi sa amin, dito kasi sa Thailand, wala kami yung sukang tuba. Or, ano tawag yung sa Tagalog? Basta, so, apple cider na lang yung gagamitin natin. So, dito nga guys, ay nag-mix lang, nag-chop lang kami ng onion and garlic. And then, add lang tayo ng pepper. Ginger powder. Salt. So, sa salt natin, guys, medyo cut off kami ng salt. So, konti lang yung ilalagay natin. So, half teaspoon ng salt. And, of course, yung apple cider vinegar natin. In fairness, guys, this one is raw, unfiltered. So, yung lasa niya talaga is parang suka. Sukang maasim sa atin. So, pwede nyo damihan. Depende sa inyo. Pero, ito, okay na to. Tagdagan na lang namin mamaya kung sakaling sila. Tikman niya natin. Ito na nga yung hinahanap. Pero guys, I would suggest na lagyan natin ng konting sugar. Okay. So just, it's half tablespoon of sugar, white sugar. Okay guys, so meron tayong
kang sauce na sumisipa at sauce from our chicken broth. Okay? So, tingnan nga natin kung ready na ba yung lumpia natin. Okay, so saan ba una natin i-try itong sauce na ito? Lasang-lasa yung vegetable and yung chicken. Try naman natin yung isang sauce. Feeling ko mas okay to. Para sa mood ko ngayon, mas masarap yung suka sumisipa. Okay guys, so I hope gustuhan niyo yung video namin and enjoy eating. Bye.